Good afternoon mga boss, kumusta po kayo? So, dito tayo ngayon sa ating ongoing project sa Morning Field, Carmel Town, Canlubang, Calamba City mga boss, okay? So, bali yung pag-uusapan natin ngayon mga boss, yung tips and idea sa pag-fabricate ng steel trusses mga boss, which is angle bar yung materials natin mga boss, okay? So, tara mga boss, check natin mga boss. Let's go! So, ito yun mga boss, yung ating mga parapernalia, mga tools na kailangan nating i-prepare pagka magpapabricate tayo ng steel trusses na angle bar mga boss, okay? So, syempre, number one, yung welding machine natin, inverter mga boss, okay? So, second mga boss, yung angle grinder, AAG brand, so yan. So, loyal tayo sa AAG brand. So, bali, binili natin yan sa Fine Line Industrial Marketing, located at Barangay Milagrosa, Calamba City, mga boss. Beside NU University, mga boss, okay? So, isa sila sa mga supplier ng mga power tools. Subok na matibay na yan, mga boss, ng Habla Construction, mga boss, okay? Shoutout po sa iyo, Fine Line Industrial Marketing, Calamba Branch, mga boss, okay? So, third, mga boss, yung ating metal squala, mga boss, okay? Yan. So, meron din tayong metro, syempre. Napaka-importante, metro. Yung squala natin na magnet type, okay? So, sa Lazada lang natin nabili yan. So, syempre, yung ating level bar, mga boss, okay? Shoutout kay Ma'am Maria, okay, so thank you so much po sa regalo nyo po, sa munting regalo ng mga tools mga boss, okay. So level bar, hammer, martilyo mga boss, napaka importante. So syempre meron tayong welding helmet mga boss, okay. So shout out sa Lazada. So sa Lazada lang natin nabili ito mga boss, okay. So bali solar na siya mga boss, so automatic darkener siya mga boss, okay. So, syempre, pag may welding machine tayong inverter, kailangan natin dyan, mga boss, yung ating welding rod, which is yung 2.5 mm yung diameter ng size ng welding rod natin, mga boss, okay? Nihon Weld, okay? Shoutout po sa Nihon Weld. So, 2.5 ang diameter nito, mga boss. 6013, okay? So, the best yan pagdating sa welding rod, Nihon Weld, mga boss, okay? So, syempre, yung materials natin, mga boss, yung angle bar, okay, 2x2 yung size nitong angle bar natin, mga boss. So, after natin ma-layout yan, mga boss, so, syempre, dito tayo magbe-base sa ating drawing, mga boss, okay? So, kung ano yung nasa drawing natin, mga boss, so, yun yung susundin natin, mga boss. So, bali, yung dimension, mga boss, nandyan na yan. Okay? So, nandyan lahat ng roof trusses details mga boss, okay? So diyan tayo magre-relay. So syempre, kukuhanin natin yung height the same time. I-squala natin siya gamit yung ating metal squala mga boss, okay? Tsaka level bar mga boss, okay? So dito natin yung gagamitin. Ayan. Para makuha natin yung pinakang eksaktong level nito mga boss. So kailangan natin level bar. Tapos yung squala naman mga boss, dito yan. So dito po yan na nilalagay sa pinakang kanto mga boss, okay? So pag nakuha nyo na yan, so lahat ng mga poste mga boss kailangan naka-squala yan. Yan, okay? So dapat 0-0 siya. Yung pinakang corner, pinakang squala niya mga boss, okay? So, discarte ko dyan mga boss, based dun sa ating drawing mga boss, from corner mga boss hanggang dito sa may magiging poste niya mga boss, 85 cm mga boss. So, gagawin ko dyan, guguhitan ko dito ng 85 mga boss, tapos i-squalahin ko mga boss. Pag na-squala ko ng mga boss, yung pinakang top niyan mga boss, guguhitan ko din mga boss. So para paglagay nito mga boss, yung poste niya mga boss, diretso na rin siya, okay? So syempre, kukonfirm pa rin natin, double check pa rin natin siya ng squala mga boss, okay? Tapos napaka the best mga boss, meron siyang tanse. Okay? So kailangan nakatanse siya mga boss. So napaka importante niyan para
tuwid siya mga boss, okay? So hindi siya magbabaluktot. So ginagawa ko dyan mga boss, pag natansihan ko na, pag nalagay ko na yung poste mga boss, pag medyo alanganin siya, pag sinilip mo nito mga boss dito, ayan. So lalagyan ko siya ng temporary na kahoy, babarahan ko siya para umangat yung kanyang level mga boss, okay? So para tuwid na tuwid siya. So ganun din dito mga boss. So lahat yan meron tayong nilagay ng mga posting kahoy temporary mga boss, okay? Para tuwid na tuwid mga boss. So yung kahalaga ng tansi mga boss, pagka nilatag na siya, nilayout na natin siya sa ibabaw dito sa roof mga boss. So pag naglagay na tayo nung C-parlings mga boss, hindi siya magkakaroon ng wave. Okay, so isang diretso lang siya, isang pantay lang siya mga boss. So pag nilatag niyo diyan, diretso-diretso lang 'yan mga boss, okay? So meron na tayong nabuo, tatlong trusses na mga boss yung nasa ibabaw. So temporary, pinalagay muna natin siya, pinangat natin muna siya mga boss, okay? So pagkatapos ito mga boss, iaangat uli natin. The same time, pwede na natin siyang itayo, i-assemble. So nasa side A pa lang tayo mga boss, okay? So meron pa tayong side B, okay? Doon sa kabilang side ng sa may kwarto mga boss, okay? Tsaka sa may hagdanan. So set up muna natin itong side A. After nito mga boss, next step na tayo, okay? Pag na-layout nyo na yan mga boss, yan, naka-ano na. So, kailangan, naka-spot lang muna siya. Okay, naka-tuckwheeled lang muna siya, naka-spot lang muna. Para hindi gumalaw mga boss, okay? Kasi maglalagay pa tayo dyan ng bracing. Okay? So, pag naka-spot na yan mga boss, ayan. So, pwede na natin tanggalin tong kahoy natin na poste, temporary mga boss, okay? So, para masukatan na natin yung pinakang bracing niya. Okay? Nilagyan na natin siya ng cross brace mga boss. Yan, okay? So bali naka-tacking na siya, okay? So yan, naka-tacking na lahat, okay? So mamaya i-pull weld na natin siya one side by one by one mga boss, okay? So naglagay din ako ng support para hindi siya gumagalaw mga boss, okay? So bali yun lamang po muna mga boss ang ating tips and idea sa pag-fabricate ng angle bar steel trusses mga boss, okay? So meron na tayong natapos mga boss, so nandiyan na sa taas, okay? So bali assemble natin yan, pagkatapos ito mga boss, iakyat na natin to mga boss, okay? So para maitayo na natin mga boss, lay-layout na natin, okay? So yun lamang po muna mga boss, maraming salamat po, God bless us all mga boss.